Siyempre po, masaya kasi po ito po yung first movie ko na lead ako. Natutuwa po ako ngayon kasi medyo bago po siya, unlike sa ginagawa ko po before. Sobrang nahirapan din po talaga ako noong una. Sobrang nangapa po ako. Siyempre po, masaya kasi po ito po yung first movie ko na lead ako. And thankful din po dahil binigyan ako ng chance na manager ko and ng Viva po. So, hindi ka naman nahirapan sa role mo? Nung una po, medyo nahirapan po ako kasi kinakapa ko po yung character ni Happy. Pero, nung tumagal na rin po, ayun po, na in character ko na din po siya. Si Angelica naman. First of all, Angelica, I would like to congratulate you. You gave a very good performance in An Affair to Forget. Di ba ikaw yung anak ni Sunshine Cruz doon? Opo, thank you po. So, napansin ko nga, parang inherently, meron ka talagang potential sa acting. So, this time, ikaw yung parang kontrabida, inapin mo si Hershey. How do you feel about it? Actually, medyo natuwa ako. Oh, ano? Putol-putol ang audio mo. Parang bago naman siya kasi mga ginagawa ko before. Hindi lang siya puro drama. Meron ng content. Tapos, Maging okay hanggang na 9 po. ka pa naman, di ba? Hindi ko maintindihan. Yes, sir. Okay Pakiulit. na po yung audio. Yes. Pakiulit. Hello, Angelica. Hello Pakiulit po. answer. Thank you. Natutuwa po ako ngayon kasi medyo bago po siya, unlike sa ginagawa ko po before na puro drama lang, wala masyadong plot twist. Ito po kasi July 14. Medyo bago po siya sa akin, so more challenges po. Okay, so let's have Mon Mendoza. Is this your first lead role in a movie? Yes po, ito po yung kauna-unahang first lead role ko po. Kaya sobrang nahirapan din po talaga ako noong una. Sobrang nangapa po ako. Kaya, pero the rest naman po, naayos naman po namin noong huli. Pero parang kontrabida din yung role mo nun, niloko niyo si Hershey. Oh, yes po, parang ganun na nga po. Isa po akong manloloko dito. Hindi ko po maalala kung kanino ko siya narinig, pero nung binanggit lang sa akin at saka ko lang din na-realize, kapag ang si Direk Maam po yung first girl na direct po namin. Para ako, sa akin po. Para mas maingat po siya. Tsaka, imbis na tag dito. Hindi ko alam kung ano i-explain. Mas maingat siya and mas ma... Sorry, hindi ko alam kung ano i-explain. Pero kapag yung si gay direct po ba? Tama po ba? Ang naalala ko pong nabanggit sa akin, kapag gay daw po yung nagdidirect, mas more on point daw po ng lalaki yung pinapakita. Ayun po. So parang na, oo nga, no? Parang nung last time, alam mo nga, no? So kay Direk Maan po, napansin ko naman po, equal po yung exposure namin. Hindi po, wala mang si ganito ganyan. Ganon. Tsaka maingat po siya. Hershey? Ayan po, si Mas Angelica po. Sobrang ingat po ni Direk Maan. Parang tuwing may love scene po kami pa po yung tinatanong niya kung saan daw po kami mas komportable, kung ano daw po mas okay na gawin namin para hindi kami mailan sa isa't isa. Ayun po, ginaguide niya po kami. Then po sa sinabi po ni Angelica kanina, yung pag-gay po yung director, yun po, mas more on
exposure ng pet ng lalaki yung nakikita. Ayun po. Thank you, Hershie. Mon? Sa akin po siguro, bilang baguhan po na dito, parang same din po sa kanila kasi sobrang ingat po ng ni Direk Maan po dito sa mga time na to eh. Hindi po, unlike po sa ibang director na kung ano po yung gagawin nila, ayun po talaga yung susundin kahit parang medyo ano sa loob po. Ako po, honestly, gusto ko na pong mag-comradvate sa mga sexy films. Siguro okay lang po yung mga, ano lang, pakita-kita na lang. Pero yung mga sobrang dami po. Parang, mas gusto ko na po talaga mag-focus sa acting. Saka narinig ko na rin po sa mga, every time po kasi na may films na kasama ako, nagtatanong po ako, good or bad critics. Kailangan ko po kasi talaga marinig yun. Hindi po pwedeng porket pangit yung comment, hindi mo napapakinggan. Kasi kailangan mo rin po talaga marinig yun for you to improve in the future. Pero dun po sa tanong nyo nga, gusto ko na po gumraduate talaga sa sexy film. Pero dito po tayo, parang ito po yung stepping stone po natin. So hanggat nandito, sige, isasagad lang natin na isasagad. Pero sana soon, ano na, graduate na tayo. Thank you, Angelica. Thank you, about Hershie. Ayan po, same as Angelica po. Ito nga po, stepping stone lang po itong pagpapasexy. And excited na rin ako makagraduate sa gantong sa gantong role. And ramdam naman po namin na makakarating din po kami sa wholesome. Thank you, Hershie. How about Mon? Siguro po ako bilang baguhan, parang ano po po, para mahasa pa po siguro. Pero soon po din siguro, parang gusto ko na rin po yung kagaya po sa kanila pagkota na parang yung mga pang-wholesome na movie naman po sana. Gusto ko rin pong itry yung comedy sa then horror po, then action. Okay. Yung mga genres na gusto mo, specific role, meron ka bang something in mind? Si, parang kay Angelina Jolie ba yun? Ayun, siguro more workshop pa para makarating sa ganun. Thank you, Hershie. Angelica? Ako po, same with them po. Gusto ko po itry ko sa lahat ng genre para mas ma-expand pa po kung ano ba talaga yung mas kaya ko pang gawin. Pero dun po sa anong klaseng character kung gusto mong i-portray. Gusto ko po yung parang akala mo wala lang siya. Tapos and at the end of the story, biglang ang laki pala ng impact ko. Kumbaga ako yung plot twist. Yeah, ayun po yung gusto kong role. Gusto ko ako yung plot twist. Thank you, Angelica. How about Thank mo? You. Sa akin din po, lahat po ng ano, same po sa kanila. Pero pinaka gusto ko po talaga comedy. And parang gusto ko po na specific po na gusto kong gayaan yung katulad nung kay Christian Bables po. Yung comedy na may pagka gay po, ganun.